Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng ngalan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayong Biyernes, binabalikan natin ang milagro ng pagpaparami ng tinapay at isda sa mga nakikinig sa ating poong Jesus Nazareno. Subalit ang pagpaparaming ito ay nangyayari lamang noong basbasan ng ating mahal na poon ang siyang alay na tinapay. Naway tayo rin bilang mga tinawag upang ipamahagi ang mabuting balita ay hayaan ang sarili nating mabasbasan at maipamahagi ang ating mga kakayahan at yaman sa iba. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat. Upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas, ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang parisiyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan.
Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol. At pagkatapos ipapalo at pag walang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denar yung tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Araw ngayon ng Biyernes, no, bagamat o bukod pa sa katotohanan ng holiday ngayon, ito ay isang araw na nananatiling pagpapasalamat, araw na nanatili para sa pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan. Araw ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus, Nazarenong muling nabuhay. Kaya naman para rito sa pagkilala ng ating Panginoon at Hari, palakpakan natin siya. Tumutulad ba tayo sa Kanya? Yun naman lagi ang tanong natin eh. At sa mabuting balita ngayon, natunghayan natin ang pagmilagro ng pagpaparami ng tinapay at isda upang mapakain ng higit kumulang 5,000. Hindi ako nagkakamali. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Pero binabasa natin ito, inuunawa natin ito sa ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, no? Patuloy pa rin po tayo, 50 araw tayong magdiriwang. At inuunawa natin ito mula sa pananaw na ito. Ibig sabihin, binabalikan natin sa buhay ng ating pong Jesus Nazareno, yung kanyang mga ginawa na nagbibigay sa atin ng pag-unawa na ano bang ibig sabihin ng Paskong muling pagkabuhay. Kung siya ay muling nabuhay, ano ngayon ang sinasabi ng mga ginagawa niya dati?
Bagay naman, kahit tayo mga tao eh. Di ba? Kapag tayo nagkaroon ng mahalagang kaganapan, siguro, yung mga may edad dito, umabot na kayo ng 50, 60, 70. Di ba binabalikan nyo yung mga nangyari sa inyo nung kayo'y bata-bata pa? Ano yung mga natutunang aral? Ano yung mga napagdaanan? Ano yung mga nalampasan? Ganito yung ginagawa natin. At binabalikan natin ngayon yung panahon na siya ay nagpakain ng napakaraming tao sa pamamagitan lamang ng kakaunti. Pero yung kakaunting yun, dahil binasbasan niya, dahil pinagpirapiraso, ipinamahagi. Sa pagpapamahagi, sa pagbabahagi, doon lamang nangyari ang milagro. Hindi na siguro napansin ng lahat. Kaya nabigla na lang ang mga apostol, aba, napakain ni Jesus ang 5,000. Aba, may sobra pa. Pero ito rin ay paalala ng kanyang sarili. Iisang tao, subalit, bugtong na anak ng Diyos. Sa kanyang pagtupad ng kalooban ng Diyos, siyang isang taong nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ay nailigtas at nabuklod sa Diyos ang sangkatauhan. Wala naman siyang hukbo. Itinakwil pa siya ng mga tagasunod niya. Subalit sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, no? Sabi nga ni San Pablo, nang iisang taong ito, naligtas ang lahat. Siya rin, no? Kung yung sa mabuting balita, yung tinapay na talagang pagkain ng katawan ang ibinahagi, siya ang pagkain pinagsaluhan ng lahat. No? Sabi nga sa huling hapunan, sabi nga sa Eucharisteia, hinati, ibinahagi, ito ang aking katawan. Ito ako para sa inyo at para sa kaligtasan ng lahat. Kumbaga noon pa lang sa puntong yun, ito ay parang pagpapaalala na kung sino si Jesus. Sino ang ating poong Jesus Nazareno, ang siyang katawan at dugo niya ang ating tatanggapin, hindi para sa katawan natin, kundi para sa ating kaluluwa. At sa pagtanggap natin sa Kanya, tayo'y nagiging bahagi, na tayo'y nagiging parte ng Kanyang katawan. Kaya, sa pag-amin natin sa kaligtasan, sa pagtanggap kay Jesus na binasbasan at ibinahagi, matatanong din natin, tayo kaya, nakikita ba natin ang sarili nating binasbasan at ibinahagi? Kasi po mga kapatid, kung tutuusin, hindi naman tayo binabasbasan, binibiyayaan ng Diyos para sa sarili lang natin. No? Madalas sa madalas, ganun yung kamalayan natin. Papasok ka sa simbahan kasi may gusto kang mangyari. Ipagpapasalamat mo yung natanggap mo ang pagbabasbas, pagbibiyaya para sa akin. Ang nangyayari madalas, natitigil na dun. Eh di nakuha ko na yung gusto ko, nasabi ko na yung thank you, okay na. Pwede na akong lumabas ng simbahan na parang walang nangyari. Pero ang pagbabasbas po, tinatanggap kung tutuusin upang maging magbasbas. Upang maging basbas sa ibang tao. Tinatanggap para maibahagi. Binibiyayaan upang maging biyaya. Kaya tayo, katulad ng tinapay na binasbasan, pinagpirapiraso, ibinahagi.
nung tayo'y binasbasan ng Panginoon, nung tinugon niya ang ating mga panalangin, narinig ba natin yung tawag na kung ano man yung natanggap natin, kung ano man yung napagdaanan natin, naging paalala ba ito na maging mabuti, mapagmalasakit sa kapwa? Naging paalala ba ito na magbahagi sa iba? O kinikimkim lang natin at satin-satin na lang? Naway sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, maalala natin na tayo'y biniyayaan upang maging biyaya. Na tayo'y pinagmalasakitan upang magmalasakit. Na tayo'y pinakitaan ng katarungan upang maging makatarungan din. Na tayo'y pinaunlad at pinalago. Nang sa gayon, matulungan at masamahan natin yung ating kapwa na lumago, na umusbong din, umasenso din. Hingin natin ang biyaya na sana yung matanggap natin, maipamahagi rin natin kung gaano iniaalay at pinamamahagi ng ating pong Jesus Nazareno ang kanyang sarili. At magandang tanungin sa araw na ito, ano ba yung binigay sa akin? Paano ba ako biniyayaan nang ako'y maging biyaya rin sa iba? Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ang ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay magpakita nang katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin nang anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan ni Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, nawa ay makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na sa kanilang patuloy at tapat na paglilingkod sa bayan ay nagiging saksi at nagiging biyaya. Tanda ng kabutihan na malasakit ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Osana, osana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating
aking ipagmalaki. Na si Jesus biyayan ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay, tinubos na kanyang anak. Awitan natin ng aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, dalawang paalala lamang po. Unang-una, alagaan po natin ang ating mga sarili. Ano? Sa mga bagong, yung mga bagong balita lamang, no? Tumataas po ang kaso ng mga nahahawa ng COVID. No? At hindi pa po tapos ang pandemya. So bagaman na hindi na required ang face mask, dito po sa atin sa simbahan ng Quiapo, alinsunod sa lahat ng simbahan ng Archdiocese ng Maynila, required pa rin po ang pagsusuot ng face mask sa loob at sa paligid ng simbahan. Ano po? No, so, sana po ay huwag natin kalilimutan iyon. No? Hindi pa natin alam. Lalong-lalo na mababa po ang ating vaccination rate. No? Hindi lahat nagpapabakuna. Buti sana kung lahat tayo bakunado hanggang ubos sipon, trangkaso lang. Pero hindi natin alam kasi kung anong epekto ng COVID, ano? Hanggang ngayon po, ay sana ingatan po ang mga sarili. No, dagdag pa dyan, summer pa, napakainit. Kaya sana po ay lagi tayong nainom ng tubig. Ano po, alagaan ang ating mga sarili. Huwag magpapagod ng hindi kailangan sa labas. No, o kaya sa loob ng bahay. No, minsan mas mainit ho sa loob ng bahay. No, kaya lagi uminom ng tubig. Pag kinakailangan na ng gamot, uminom na. No, huwag nang pipilitin. Ikalawa ho, no, sana po kapag nasa komunyon tayo, pinapanatili natin yung kaayusan. No, kasi
pag nagulo, tayo rin po lahat ang madedehado. No? Yung iba po kasi, parang kung saan sila pumila, lilipat pa para lang sa pare o dun sa gusto nilang magkumunyon. No? Paalala lamang po, pinagkatiwalaan ng simbahan ng ating mga lay minister. No, hindi po naiiba ang kalidad o lasa ng katawan ni Kristo kung sino man na nagbigay nito, pariman o lay minister. No? Kaya po sila nandyan, pinagkatiwalaan ng simbahan ng maisaayos ang komunyon. No? Kaya sana po kung maiiwasan, wag na nating piliin kung sino yung tatanggap o magbibigay sa inyo. No? Kasi po ang katawan ni Kristo ay katawan ni Kristo. Wala sa itsura ng pare, wala sa mukha ng lay minister. No? Kaya sana po panatilihin po natin yung ayos doon kasi marami po tayo, no? Marami po tayo at maraming gustong tumanggap ng biyaya at gustong maging biyaya. Kaya sana padaliin natin yung proseso natin, yung pamamaraan natin ng pagtanggap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.